So mga tol, panay nga po ang flex ni current Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales ng mga belts. Nagpa-practice na nga po si Tapales mga tol na magbitbit ng apat na titulo. Kapag nakuha na niya ang dalawa pang titulo sa Super Bantam na hawak ni Naoya Inoue. Kung matatandaan, ganyan nga din po magbitbit si Naoya Inoue ng mga titulo niya nang maging undisputed siya sa Bantamweight Division. Pero marami na naman pong bashers ang nagsulputan sa post ni Marlon Tapales. Sinasabi nila sa comment mga tol, kung anong round lang daw ang itatagal ni Tapales kay Inoue. May nagsabi din na lahat daw ng titulo na hawak ni Tapales, mauubos daw sa December 26. Pero may mga solid supporters nga din po ang nagtatanggol kay Tapales. At sinasabing dapat suportahan din daw natin ang Pinoy boxer natin na sasabak sa laban. Hindi yung wala pa daw yung laban, dinadown na daw agad. So makikita naman natin mga tol, na grabe ang pagtitraining na ginagawa ngayon ni Tapales. At malay natin, muli na naman siyang maka-upset. Katulad ng pagkaka-upset niya sa laban niya kung saan nakuha niya ang dalawang belt na hawak niya ngayon na nakuha niya kay Murudyun Akmadalyev. Samantala, kung matatandaan na i-content nga po natin noong nakaraan na nilinaw ni Tapales na hindi daw niya sinisiraan si Casimero nang may interview si Tapales sa channel ni Winter TV. Bukod pala dyan mga tol, nakausap din ni Popsi Kultura, team ni Casimero itong si Tapales tungkol sa pakikipagtalo ni Tapales sa mga bashers. Kung matatandaan, sinabi ni Tapales mga tol, bakit daw yung iba, okay lang daw magyabang. Pero pag sila na daw, bawal na. Nasundan pa yan ang sagutin ni Tapales ang isang comment na sinabi sa comment na si Cuadro Alas kasi, may napatunayan na. E ikaw, split decision lang ang huling laban mo. Sumagot nga po dyan si Tapales mga tol at sinabing bakit daw yung huling laban ba ni Cuadro Alas? Ano daw ba ang nangyari? Kaya kinausap ni Popsi Kultura itong si Tapales mga tol at tinanong bakit parang sinisiraan daw nito si Casimero. Sumagot si Tapales at sinabing hindi naman daw niya sinisiraan si Casimero. Mali lang daw ang pagkakaintindi ng ibang mga tao sa comment niya. Champ, ba't tinitira mo si Champ Casimero? Eh pagkausap ko si Champ Casimero, all praise siya sa'yo. Sabi ko, magaganda lagi sinasabi niya sa'yo. Okay yan si Tapales, kaibigan ko yan. Ganyan ang mga salita sa akin ni Champ Casimero. Sabi niya, wala akong ano dyan, wala akong masasabi dyan kay Casimero. Sabi niya, respect ko yan sa lahat, sa taas ng naabot niya. Sabi niya ganun. Sadyang may mga tao lang talaga na pinag-aaway kami. Sabi ni Tapales yun. Sa kabilang banda naman mga tol, sa kaparehong video, napag-usapan din nila ang tungkol sa laban ni Cuadro Alas kay Uguni noong nakaraang October 12. Sinabi ni Casimero na talaga nagpapasuntok daw siya sa katawan kay Uguni para makounter daw niya itong kalaban niya. Hindi daw totoo yung sinasabi ng iba na nasasaktan daw siya habang binibira siya ni Uguni sa katawan. Nagkukunwari lang daw si Casimero mga tol para makounter niya itong si Uguni at mapatamaan niya ng solid. Kaso yun nga mga tol, biglang na headbutt noong round 4. Pagpapatama ni Champ sa sinasadya niya yung pagpapatama sa chan niya. Yun, ninalo niya parang nilulur. Kasi nilulur ni Champ yan. Sinabi niya yan sa amin, sabi niya. Sinasadya niyang magpasuntok sa chan. Tapos pagdating ng 5th round, ang balak niya talaga, hindi sa 4th round ha. Sabi niya mga bandang 5th round to 6th round, ang balak niya parang magpapatama siya. Kunyari nasaktan siya, tapos biglang kakountera niya ng sapang ang malupit. Sabi niya, papatulugin niya na ng 5-6 yan, yun ang plano niya. Sinabi talaga ni Champ yan. Oh, sinabi naman niya sa press nung after fight, Sa kabilang dako naman mga tol, pumasok nga po itong si Mr. Honda, promoter ni Inoue, sa locker room ni Casimero bago ang laban ni Casimero kay Uguni. Ito nga po yung sinasabi ni Popsi Kultura mga tol, na kung nanalo lang daw si Casimero sa labang kay Uguni, aakit na daw dapat itong si Mr. Honda sa itaas ng ring upang makipagkamay kay Casimero at pag-uusapan na dapat ang labang kay Inoue. Pero nabulilyaso nga po yan mga tol dahil naging draw ang laban ni Casimero at Uguni. Pero ganun pa man, tuloy pa din daw ang plano ng Casimero versus Inoue. Kumbaga, na delay lang daw. Kailangan muna daw talunin ni Casimero itong si Uguni bago pag-usapan muli ang labang kay Inoue. Sino yung kasama niya si De La Cruz? Walang solid si Mr. Honda. Mr. Honda. Si Mr. Honda? Sabi niya, oh no, you're so big.